Mag-recap lang tayo konti, no, sa last natin na na-tackle na topic. So, ang lahat na sa chapter 7, meron tayong 8 meeting minds. So, from first up to 7, na-discuss na natin ito, no? So, to recall lang. So, ang first natin talaga dito is yung hotel meeting, no? Alam natin, hotel meeting is hindi talaga yan siya duplicatable, no? Kaya hindi siya private na area. So, ang second natin is ano, nasa the part-time adult daycare center. Yung nag-discuss natin ito is yung mga sa isang team natin, mayroon tayong area na, limbawa, yung apply natin, yung spare time natin, doon tayo mag-stay. Then, kung always din natin itong gagawin, isipin din natin kung makatulong ba ito sa atin, sa ating pag-grow, sa ating business, no? Then the third mind, the church service, no? Yung isang leader na doon always gumagawa ng sa isang bahay, na gumagawa ng meeting. So, meeting after meeting hanggang lumaki yung ano nila, grupo, at hindi na ma-accommodate, no? So, hindi rin siya maging successful, no? And the fourth mind, the deception meeting. So ano tong deception meeting? Yung mga na-invite sa meeting na hindi na alam kung bakit. Ang iba nito tinatawag na dinner meeting, no? Hindi sinasabi kung ano talaga ang dahilan bakit merong meeting. So doon na sa actual na mag-present pala about the network marketing, no? Parang deny or cheat yung tao, no? So hindi rin maganda. And the fifth mind, the office meeting. So hindi rin ito duplicatable dahil hindi naman lahat ng mga distributor, lalo na yung mga bago pa, na maka-avail or maka-afford to have an office to rent, no? Magastos din ito. So hindi ito duplicatable sa mga lalo na sa mga baguhan. The office and hotel meeting is almost the same lang yan sila, no? So and the sixth mind, the bar and or restaurant meeting. So itong meeting rate na ito, hindi rin ito duplicatable dahil alam natin yung bar or restaurant is hindi siya private, maingay. So hindi natin ma-absorb lahat kung doon tayo mag-organize o doon tayo magawa ng meeting. Dahil wala ding mga gamit, no? Walang board, wala doon. So mas maganda talaga doon sa bahay. Bahay talaga, home meeting ang mas maganda. The seventh mind, the other guy's place. No? So the other guy's place, yan siya ang hindi mo kabisado yung area, yung lugar. So wala kang control doon kung ano ang nasa paligid. No, mas maigi again home meeting sa sarili. Kung meron kang big place or area sa bahay mo, mas maganda talaga sa bahay, no? Bahay mo. Kasi doon may control ka. And this is our last mind. We are going to tackle the last mind, the eight minds. It's all about technology. No? So, basahin ko muna ito dito, yung sobrang liit na sa ating screen, no? So, ang eight minds, technology. Even though new technological method will become available in the future, those distributors who remain faithful to a simple recruiting system will prosper dramatically. Remember, if everyone can easily duplicate your system, it won't lead to success. No, kailangan talaga ma-easy lang yung way natin sa paano natin sa ating business. We know networkers who are using
the internet and email and recruit and train new distributors, but more than 75% of all baby boomers are not yet online. So mas marami ang hindi pa masyadong kabisado sa online, no? So why limit your market to less than 25%? No? Boomer population, no? Question dito, bakit da i-limit natin doon sa mga boomer na 75% only? So mas marami talagang late boomer, no? Others have attempted to work with phone, drops, automatic dialers, fax, on channel system. Kasi masyadong maliit na good. Halos hindi ko na mabasa. And where new technologies used in conjunction with telephone and face approaches, this route can be effective using only the hindi ko na mabasa. Yeah. Using only the technology is part of our shotgun approaches. We don't want to make the mistake of conveying to the organization that this new additions is your primary system. Your people will feel they can only succeed if they purchase the same equipment that you used, but some won't be able to afford it. No? Kung technology, kung nagumagamit tayo ng mga high-tech na technology like fax, telephone, wala naman, hindi naman lahat na maka-afford dyan, no, sa mga gamit na yan. So mas maganda talaga yung home media at face-to-face na recruiting system, no? Above all else, remember this, we are in the distribution industry. We are paid directly as a result of the amount of products or number of services sold and used by the network. Doesn't it just make sense to distribute them and teach system in a manner that is most easy learned by the general public and most easily duplicated by them? Stick with this rule and you will go far to your business. Okay. So sa introduction pa lang sa ano natin sa 8 minds about ito technology. So meron bang nasa room na pwedeng mag-share kung anong naintindihan? Sorry, hindi naman masyadong nabasa, no? Pero siguro na na-review nila ito. Kung merong may idea dyan, pwedeng mag-share. So wala. Continue na tayo. Okay. Kinsa mag-share? So about technology. So ako na lang ang ako na lang mag-share kinsa mag-share? Go ahead. Sino gusto mag-share diyan?
Molding yun. Dilip ang mahalan yun. Tapos, ito, we want to understand why homes are effective because ang home kasi is very successful in kung diyan tayo mag-meeting, kung diyan tayo mag-meeting sa school ay sa ano, sa home, is it's so duplicatable because all of us has a home, di ba? Pero yung nakalagay din dito kanina, when I yung binasa ko ito, nakalagay din dyan na ang iba kasi, di ba, iba-iba yung bahay natin. May iba, ay buti ka naman kasi maganda yung bahay nyo, amin, maliit lang, so baka hindi ito effective sa akin. Pero ano talaga, hindi yan sukatan yung bahay natin because karamihan dito na nag-start, di ba, wala pang pera. Of course, the house is a reflection or status symbol natin, di ba? So, at first kasi, most of us na nag-join dito, wala pang money, tapos nag-rent pa, tapos maliit ang space sa house, then baka umatras, ayaw niya itong gawin. Pero ang totoo niyan, hindi nag-matter ang house natin because time will come, nalalaki talaga yung bahay natin. Kasi dito sa story dito, I don't know kung ito ba yun na merong isang nag-retire or na-kick out bank manager. Tapos may isang yung, ano ba yun? Telegram. Basta wife ng isang, ano lang, yung trabaho niya, trabaho ng husband niya is maliit lang sweldo. Ang yung bank manager na doon sa malaking subdivision, nakatira, so magarang bahay, so maka-invite siya, hindi siya mahirap mag-invite sa bahay nila. At yung isa naman nasa ano lang, common lang na house. Pero alam niyo ba, ang naging successful dito sa business is yung may common lang na house. Kasi nag-quit man kaagad yung may malaking house because hindi talaga yan siya nag-matter sa atin. Kung mag-hold tayo ng meeting natin sa house natin, basta lang makaupo 4 to 8 persons, okay na. Yes, it's all about dealing mindset, I guess. Yes, of course. So yun lang. Mama Lu, thank you very much. Thank you. Thank you, Mama. Thank you for the additional information and learning. So, wala nang mag-share. So, kung wala na, continue tayo, no? Okay. To discuss about the under subtopic of eight mind, the key is in successful meeting is duplication and recruiting meetings. Let help me welcome Lucy Redoble. Thank you, Ma'am Malu. So my topic is the key to successful meetings in duplication. So, home meetings good is, grabe good na ka-effective. No, effective good ang home meetings. Ano, kay matutukan, good mo sila, kay mga around 5 to 8 people. So, maka-explain ka further good sa, about sa products and about the compensation plan. So, na-experience ko ni, no, kay, based on my experience, ako i-impart na po. Last 2021 ko na register since pandemic, so wala mi nag-active, wala ko nag-active. Pagka 2022 na open na ang mga tao, hindi pa gyud kaayo daghan. Pero giadtuan na ko ni Ma'am Philaine o ni Ma'am Beverly. So wala ko nagduha-duha at that time bisan wala ko kwarta. So ipag-ingon nila nga mag-start na ta Ate Lucy, ana si Ma'am Bebs ako. So sige, dali adto ta sa ako ang friend. So nga dugay na sila na intra-user sa Manila pa lang. So nag-ingon ko nga dal-on ako diri ang taga lifestyle. So giadtuan na mo.
bless kaayo kay gipay man jud ako ni no nga Lord taga iko another opportunity nga business nga makatabang food sa it comes to income and then it comes to health. So gi-provide ni Lord na sa ako ah. So pag adto na mo sa akong downline nga si Evelyn Labindia, so walay pagduha-duha nag-express gyudayon. Nag-express gyudayon si Ate Evelyn. Kay na-use na nila na effective sa iyang anak na may brain tumor. 12 years old pa lang hantod karon. So nag-express dayon to. So makaingon ko nga grabe ka-effective ang home meetings nga no, 1-on-1, 2-in-1, 3-in-1, hantod 8. So ma-ano ni mo, ma-1-on-1 ni mo sila. Kaya nga nung ma-explain ni mong maayo. Ma-explain ni mong maayo kung sa ka, ka effective, unsa ka gwapo ang kitaan. So ing-ana ba sa ka-ano, ka-ano. And then, so nag-start na ko. Pag-start na ko, nag-meeting na po mi pagka 2 to 3 days sa balay. So nakapa-attend ko og siguro mga 5 people lang yon. So out of 5 people, may nag-register nga duha nga lupus or ano to at saka ano negosyante o mga tables and chairs. So in just 4 months, no? Sa home meeting lang, in just 4 months, no? Gilibot lang ako ni akong mga silingan with my ano, para apply ni Ma'am Pelin o ni Ma'am Beverly. Na promote ko as executive director. So makaingon ko nga grabe ka effective ang home meetings. Kay kung ditugod ka sa mga restaurant, other occasions, birthday, unsa pa na offices, dili siya effective gid siya. Kay ngano daghan siya distractions. Dili ka impart gid sa ila kaayo sa business plan and then as well as the health opportunity. So inana siya ka ano ang boundary. So makayong kag home meetings is the key to successful duplication. Kaya ano makakuha ka og mga tuan, makakuha ka og mga although retailer lang ni si Ate Belen pero makatabang siya, kumbaga health support system ko siya. Minugdag muran ko, mutabang siya, mo ano siya. So, ay ana siya, naa siya support system sa ako. So, grabe na siya ka-supportive sa ako. So, muna, so magpadayon ko sa recruiting meetings, no? Here in recruiting meetings, manggod, sa ato adre sa lifestyles, wala ta nag-mention of recruit, hindi nag-mention ta of sponsoring. So sponsoring. So in sponsoring, many ways to sponsor people, no? By way of prospecting, giving flyers, telephone calls, cell phone calls, or as many as you can, or by presenting to any place, home meeting place, no? By ano sa ato ang mga laptop nga gigamit, na atay mga whiteboard, or kanang mga speaker. So muna atong mga device nga magamit nato sa sponsoring meeting. So recruiting meeting. So sa libro kay recruiting meeting sa ato ay sponsoring. So muna siya. Another way to recruit people or sponsoring people is to attend dito sa mga functions. Maawas kagaya kay Ma'am Julie is Zumba siya, nakakuan siya in other occasions. So diha man kung ka makagain o friends, no? Makagain kag friends. So kumbaga magpag-build kag relationship. Once you makabuild kag relationship, balik-balikan mo na siya og ano kanang follow-up. So walay imposible nga maka-duplicate jud ka, no? Walay imposible nga maka-duplicate ka. So kay naga-build man ta diri, we are leveraging ta. So ma-duplicate jud ta with incomes ko kanang mga okasyon nga kanang one-on-one lang, dili man nimo makuan jud nga daghan sila. Makakuha jud ta 2 to 3 people. So, walay imposible. Kay
diha lang yun ka makaano. So, padayon lang yun. Kung maulang yun ni ang akong ma-share din ni Ma'am Malong, o daghan salamat. Wow! Grabe, no? Well-prepared kay si Ma'am Lucy sa iyang topic, no? Thank you, Ma'am Lu, sa imo ang mga gipang share. Sa labi na sa imong mga experiences, no, nga nahitabo sa imong pagduan nga business. So kinsa pa di sa sino pang nasa room na pwedeng mag-share? Wala nang mag-share, gustong mag-share. Okay. Patuloy tayo. So meron pa rin, mayroon tayo ditong another under subtopic dito sa 8 minds. Itong begin recruiting in your own city. May I request Sir Aldrin kung pwede ikaw ang mag discuss about this under subtopic, sir? Kaya basahin? Naka-mute ka, sir. Sir, or ipass na lang natin sa iba. I think he's ready na, Mama Lu, or if can, you can assist siguro para dire-diretso yung flow ng okay. Okay, it's not readable. Parang may nakapas si Aldrin sa kapingitin. Oo, that's the problem. Actually, ang material is not, oo. You cannot read it. Yeah, so you can have it, Mama Lu, being the facilitator, I would suggest. Okay. Actually, nabasa ko na rin itong begin recruiting in your own city, no? This ang topic na ito is about sa mga dito talaga sa atin sa network marketing. Kung baguhan pa lang tayo, no? Lalo na sa mga bagong sign up na mga distributor, it is advice talaga na hindi tayo lalayo sa lugar natin, no? Kung mas maigi talaga kung sino yung ay una talaga nating ano i-approach or i-share ng ating mission or yung ating advocacy dito sa ating business is dito tayo muna sa ating nakapaligid mga neighbor, no? Mas bakit dapat dito muna tayo sa malapit sa atin, hindi tayo magpunta sa malayo? Kasi ang mga bagong distributor, wala pa man yan masyadong kita, no? So, hindi pa yan siya financially stable talaga. Mahirapan naman tayo pag magpunta kaagad tayo sa malayo, no? So, dito muna sa malapit, dito naman talaga yung mga, usually yung mga warm market natin, no? Dito lang sa, halimbawa, dito sa Davao. So, marami man tayong kaibigan dito. So, dito muna tayo. So, parang nag-practicing pa tayo or hindi pa tayo hasa masyado, no? So, wala pa ka tayong masyadong experience. So, mas maganda, dito muna tayo sa malapit sa atin, no? Ito ang naintindihan ko sa subtopic na ito, no? So, kasi kung... Siyempre, kung doon tayo sa malayo, gagastos pa tayo ng pamasahe or kailangan ba tayo ng kung may car man, gasolin. Or ang pinakaano talaga yung time natin, no? So, time consuming pag pupunta tayo sa malayong lugar. Di naman natin sure kung talagang makasponsor tayo doon, no? So, pwede siguro yan siya pag... ano na yung organization mo, may mga downline ka na, so may support system na, sabi ni Ma'am Lucy, no?
yung may income ka na, na maka-support sa mga expenses mo. No? Yun lang at salamat. Kung sino pa dito ang gustong mag-share about begin recruiting in our own city? Sinong may experience or idea? Yeah, can I share something, Ma'am Malu? Go ahead, Ma'am Kez. Yeah, it's really my platform of being too far, especially from you guys. These two factor that in mind I wanted to share, like talagang may advantage at mas marami siyang disadvantage. But the bottom line is yung consistency is better than perfection. We can all be consistent, but sometimes perfection is impossible. So yung number one natin na loopholes would be talagang expensive. Like the other month, I just wanted to share, like na-share ko din sa upline ko na I would rather deliver the 5 bottles to Cotabato kasi na week, nagbiyatalakag ako, tama, ang time natin is very much expensive. But for me, meron siyang nakikreate na impact sa dadalawin natin as business owners. So, I run into the, naiwanan pa ako actually, para ako nag-Wonder Woman kasi 2 rides, hinabol ko yung bus. Nakakita na ba kayo na hinahabol yung bus? Isa ako doon. So, nahihirapan din ako mag-view para ma-see ninyo, di ba? Admittedly, talagang hirap. Poise kaayo. Buti na lang nasa uptown ako. Alam mo yon, yung parang it could give us the shade of impression kasi sa uptowners ka. What I wanted to drive at is yung expenses sa freight is equivalent to my fare. So, kinuha ko yung more advantage kahit na nahirapan ka and balikan ka rin. Alam mo yung feeling na this is it. This is how it should be. So, that's what I'm trying to say. Na-experience ko at higit sa lahat, mas marami kayong na-experience for that dahil lang sa distance. But again, it paved the way kasi alam natin, we are all living in purpose. Salamat po. Yun lang. Wow, grabe yung experience ni Ma'am Keza, no? Pero worth it naman, no? Diba? Mm-mm. So, sino pa dyan sa inyo na gustong mag-share? Share. Sa experience ko, choppy ka, ma'am. Choppy, ma'am. Choppy ka, ma'am. Choppy ako. Okay na, ma'am. Wala pa. Choppy. Kaso ba? Okay na? Okay na, ma'am. Oh, you're coming. 7x10, ma'am. Ang experience ko dito kasi ito sa first year lang ito. It's not the first year, baguhan ka lang dito. Ang sabi dito, i-suggest niya kung pwede. Kung pwede lang. Pero na-choose yung kay Ma'am Kesa. Kasi yung ano niya, pang lifestyle talaga ako kasi nagawa ko yung pang Daumanso. Yung, di ba, Daumanso? Parang napat yung girl. Action. Oo. Di ba? Yung noon. Yung doping so. Tapos, ang ma-share ko dito is si Ma'am Jen Povito, yung nag-start pa ako, sabi niya, yes, you can sell product outside, but kung may deal, what if mag-build yan? Magsabi siya, ay mag-sign up ako, tapos gusto ko mag-builder. Hindi siya pwede na isang araw ka lang, dalawang araw, tatlong araw ka lang doon. Kailangan istayhan mo talaga siya hanggang maging leader siya. Alam na niya mag-stand. Tapos kung mag-what if, mag-run siya, doon ka.
hanggang hindi siya mag-ED, di ba? Medyo noon yun. Pero ngayon, online na tayo, so pwede kalahati doon, kalahati dito. Yun ang sabi dito sa, kasi ang expenses, di ba? Malaki talaga yung expenses, as in. For me, ha, kasi punta ako, kagaya niyan, punta ako ng ano, ng Bukidnon. Kasi mag-ano pa, gasoline, ako lang mag-isa. Tapos, yung car ko pa, Everest, grabe magla-la ng gas, ay ng krudo. Tapos, nag-hotel pa ako. Tapos, magkain pa doon. Kaya nga, no, medyo malaki-laki siya. Ang tendency niyan, maubusan tayo ng bala. Si Ma'am Jen, GMD na siya, bago siya lumabas ng Jensen. Kasi, di ba, GMD, anim lang naman ang lead. So, kung makafind ka ng 6 leaders within your, dito lang sa lugar natin, mas mabuti. Then, kung GMD ka na, you have all the money, ample time, para hindi siya maging hindrance lang din. Yun ang ginasuggest dito sa book. Tapos, ako, for me naman, ano na ako, IMD na ako bago ako lumabas ng ano, dito sa, hindi ako, pero papunta kasi doon sa province namin, kagaya kay Kesa, province kasi niya yung pinuntahan niya sa Cotabato. Kaya okay na din, parang visit na din. Ganyan din ako noon, hindi pa ako noon. May organization ako, pero hindi ako ang builder. Nag-assist lang ako doon. Ganyan ang ideal niya. Pwede ka dito sa city natin, maka-invite ka dito, then mag-build siya doon sa lugar nila. Then mag-invite lang doon para mag-assist. Hindi talaga yung ikaw talaga ang mag-build na dyan sa lugar na malayo. Yun lang. Thank you very much. Thank you, Mami. Yun talaga, no? Tama. Pag hindi pa tayo strong, pag hindi pa tayo financially stable na, so dito muna tayo, no? Dito muna tayo. Okay. I-add ko pala yung pinuntahan ko noon, nung pumunta ako doon sa lugar namin, may leader na doon. Ang leader doon si Maria Joelyn Remulio, NMD na siya ngayon. ED pa siya ng time na yon, so punta lang ako doon to assist. Pagpunta ko doon, nakagather na ang mga tao. Kagaya ngayon, sa bukid noon, may leader na din, kaya hindi masyado siya mahirap. Magastos lang siya, pero yung ikaw talaga yung sponsor mo talaga, ikaw talaga na first hand na sponsor noon, yun talaga ang medyo magastos tsaka mahirap. Sa first year, pero kung GMT ka na, IMT ka na, NMT ka na, maraming downlines, hindi yan hindrance. Sa first year lang. Yes. First year lang po. So, yes. Because this book, ha, tama kasi may baguhan dito. Meron ako dito to sign up na talaga this month si taga-Maynita, si Rachel, si Ma'am Rachel, nandyan po. So, welcome, Rachel. Hi, good evening. Okay. So, to continue, the next subtopic is meeting times and location. May I ask Ma'am Zinaida to tackle this subtopic? Ma'am Zinaida, the screen is yours. Thank you, Ma'am Malo. Meeting times and locations, because virtually everyone has a home. It is obviously the most logical place to conduct recruiting meetings. People frequently say to us, "Sure, Mark and Renee, the reason for you to say yes, you live in a proverbial mansion. Yes, but remember, we began in humble environments. Regardless of whether you live in apartment, trailer, or house, always use your largest rooms for meetings. You must have 3 items: a television,
a VCR, and a whiteboard or picture. Most everyone has two of the three already, but if you don't, borrow or buy them. As part of creating a simple, easily duplicated system, we suggest that you show a video and to your presentation using a dry erase whiteboard. During his first year, Mark signed up people from different ends of the spectrum, sponsoring a bank president who had recently been terminated. At the same time, he sponsored the wife of a painter. The former banker lived in a million-dollar home in the finest subdivision in Austin, Texas. The painter and his wife live in a trailer. The banker quit in 3 months. The painter's wife today earned $6,000 a month, and most likely will do so for the rest of their life. The quality of your home environment is not nearly insignificant as your own enthusiasm with the people are. Don't serve any food of your meetings, but if you feel the need to provide something, make it a beverage, water, coffee, or iced tea. Ideally, you should conduct meeting or any weekday during regular work hours for 1 hour either side of noon. These hours are best because it allows your prospect to take an early or extended lunch. The next best meeting times are evening. The less preferable times are during weekends. We want to create the impression that our industry is a truly legitimate business that is conducted during normal business hours. The ideal number of prospects per meeting is 4 to 8. Try to avoid doing one-on-one meeting. They are an effective use of your time. Of course, there is always the rare professional whom you might determine need a private meeting, but as a rule, small group meetings are best. For information on the opening interview and presentation, we refer you to a comprehensive step-by-step chapter on the subject in our book, Power Multi-Level Marketing. This provides more specific information in the points to the cover while doing a business opportunity meeting by whatever name you call it, business presentation, business briefing, business interview, or private business reception. Mauto siya ang the whole sa meeting, time and meeting and location. And my experience during my newly signed up ako nga time, nag-small meeting ko sa among balay. Na aking mga participants is 5 with my upline. Kaso, flip chart, mas the best is siya kung natay. Karon pa nako siya na ngayon ko pa lang naintindihan, pag magkaroon pala tayo ng home meeting, dapat meron tayo yung sabi yung mayroong CR, television, or flip chart, or whiteboard. Kasi hindi yung nag-talk lang tayo, ka-open ng flip chart. Mas maganda pag may video, kasi the more sila, the more maintindihan nila yun. Sasabi ko, kailangan mayroon talaga akong gamit na kailangan ko mag-meeting. Hindi lang yung flip chart. Kasi even gani whiteboard, mayroon ako. Pero maliit lang yung pangbata lang ba. So, kailangan para meron ako niyan kasi mas maganda, meron hindi. Kasi masulat mo yung lalo na yung mag-complan tayo, masulat talaga natin yun. May mga question, pwede i-erase, ganun, ano. Explain mo talaga at naiintindihan yung mga participants mo. Kaya yun, I'm lucky this morning kasi mas yung na-improve yung kalaman ko nga.
need ko pala din ng mga ano para paraphernalia yung like TV or projector, ila sound system, microphone, mas maganda pala kasi that yung na-notice ko sa ano natin yung hope may ano presentation ng mga ano GMD yung ano na previous yung life nila before sila naging GMD na director. Makaano kasi siya yung mas madagdaga yung belief no sa yung pag ano mo yung pag-express mo ng presentation sa mga prospect. Kaya ganun ko ano pala. So I'm so very lucky this morning sa topic. Thank you and God bless. Wow, thank you, Ma'am Zen. Oh, 'di ba? Sabi mo nag-iubo ka gisipon. Pero well done, no? Well explained. So based on your experience, no? Nakita ko na intindihan mo talaga ang subtopic mo. So, meron pa dito sa room na gustong mag-share? Wala na? So, the same pa rin, no? Yung location talaga maganda sa bahay talagang ang meeting, no? Balik-balik lang yun siya sa bahay, ang the best place. Ati Malo. The subtopic is meeting times and location, yes. Ma'am Irene. Yes. Sa ano ko kasi, nung nag-ano kami, home meeting, may na-observe din ako, dapat pala, halimbawa, mag-conduct tayo ng meeting, sa barangay sample. And then 'di ba yung iba hindi pa nagdating? 'Di ba? Hindi pa dumating ang iba, kasi ang iba nandiyan na. So ano ba ang gagawin natin para hindi sila mainip, ganon? So kung may maano tayo na i-offer sa kanila, food na simple like biscuits para ano ba? Para wala silang anong tawag doon? Sige. Pero mas madali na ako gano'n ba? So, ang experience mangod na ako, no, di ba nagkakandakta mga meeting sa barangay. So, ang ako lang pong na, ano, sa ilaha as a guest, dilip ng yung tanan, on time mag-abot. Di ba? So, na I'm late, then, syempre, pagdagan pa ang wala kaabot din, gamay lang ang nag-abot. So, kailangan dyan tuhula to ng uban. So, para dili mainip ang nauna o abot, so, dapat natay i-offer sa ilaha nga food or something na malingaw bitaw sila. Ana, good? Kanang malingaw sila ba nga, dili sila mag-isip na unsa maning ano oy presentation na wala pa man hantod karon. So, murag maano sila, murag maano, ma-divert sa ilang isip. And then, sa time na mag-ano na, maganda nga taog meeting. So, ano na sila? Kung kumbaga, marag comfortable na sila ba sa ilahang gilingkuran? Kaya syempre, ang uban ana, uban nakabalon na basin, gigutom pa na or na something ano sa ilaha. So, mo lang na akong na-experience po na mo po na medyo i-ano po na to sa ito ang mga guests para po mag-ano po sila ba? Kumbaga, ano na lang po ng value para ano sila, uy, ano ta kay nag-ano na ba yata, tapos si natutiwason, murag, ana, good. So, murag, ano na siya, maisip na nila nga, maminaw na lang as na naman sila din ha, and then, murag, comfortable naman sila sa ilahang gilingkuran. So, ana lang, mo lang na akong na, ano po, based lang po na sa akong experience of, ano na lang po, observation. So, thank you. Yes, tama, no? Very good. Ma'am Irene, naka-share ka, naka-apas ka. So, thank you sa imong mga
mga idea o sa imong na-experience na tinood bitaw na siya pag natay mga home meeting na himuon tapos mainip ang uban. Masig mo, nguli na lang po na sila, din na magpaabot, no? So, sometimes, kung kailangan yun na ito mag-unsa, mag-initiative ba, para dili sila mabulag-bulag dayon, no? Tama, sad na siya. So, may mag-share pa? So, wala na. So, continue tayo no, sa next part. I'm sorry, magbigay na ako ng ano, oo, na-mention kasi talaga yung initiative, importante talaga yan siya ba? Like, balikan lang natin yung one of the MBA ni GMD June Igot, di ba? Sabi niya yung tenacity, di ba? Yung ispelled mo siya as T-E-N-A-C-I-T-Y, di ba? Yung T is technical skills, talagang sinabi natin kanina ang setting na sabi ni ano ni Ma'am Zena, importante na yung materials mo is ready, di ba? Tapos yung sabi ni Ma'am Irene, yung initiative, kailangan while waiting for the time, kasi alam mo talaga na bawat minuto, bagot segundo, importante yan sa bawat isa. So yung values na nakikreate mo is very much recommendable at tatak sa puso. Yun lang. Yes, tama talaga yan ang Kes. So, initiative. And, okay. Meron ako yan. Okay, ma'am. Pilane, go ahead. Siguro ito no, kasi parang we're talking about time here na para hindi mag-war, hindi sila aalis and all. So, from the very start, no, lalo kung sa mga new distributors natin, we will really, ano, try as much as possible to really try, ano, start on time. Para yung mga next na mga succeeding natin na mga home meetings, people will understand that we really start on time. Kasi very important talaga yung discipline sa time. Pero pag on time, late mangyap. Okay. So time conscious, no? Dapat talaga, kung pwede lang on time, dyan talaga ang ating mga meeting na gagawin, no? Pinoy naman, mga Pinoy, hindi ba yan ganun? So, as much as possible, lalo na Ma'am Pilane, ano siya, masyado sa oras, no? Precious masyado ang oras. Tama. Okay. To continue. Okay. To discuss about the under subtopic of eight minds, non-show or normal. So, may I call on Executive Director Ma'am Floor to discuss this subtopic. The screen is yours, Ma'am Floor. Excuse siya. Munta siya sa CR. Nag-post siya. Okay lang. Hindi na po, Floor. Putol-putol ako. Yeah, ma'am. Parang hindi maganda yung audio. Pangit ang sinip ko, ma'am eh. Hindi na yung pagsaba, maganda ang palibot. Mag-ano siya. Oh. Okay? Okay na? Wala pa. Better, ma'am. Medyo ano lang. Malayo ang bunga nga mo doon sa ano, ma'am. Hindi masyado mag-pick up ang voice mo. Okay. Okay na? Okay na po? Yeah. Yes, oh, just ma'am floor. Yes, ma'am. Are normal. Okay, hindi ko nabasahin. Tabo-tabol. Okay, director na. Nasaan na? Understandable. No shows are normal. No show, sa title correct pa lang, it's very normal. Here sa ano, dito sa book na your first year in network marketing on your first year because you are so excited. Alam naman natin noon, ang first year natin is so very excited. Tapos ang alam natin ay pataas ng pataas lang ang lahat din. Isa sa mga ma-encounter natin dito is maka-discourage is akala natin lahat natin i-invite is mag-appear. And the reality is not. Buti nga dito sa book na ito, 50% ang no-shows. Then sa ano, sa ibang book, pagay yung ano, Building an Empire. Ano? 1 out of 3. If you invited 30,
ang 10 lang ang mag-appear, parang ganon. So, maraming mga reasons dito, di ba? It's very normal, wag tayong ma-down dito, basta patuloy lang tayo kasi dito, naka-state dito sa book, ha? I had an accident on my way on our appointment. I can't believe I'm still alive. No? Sabi niya, naadaw siya sa hospital. Ang iba naman, ay mom, may emergency. Sino nakano niyan? Invite natin, may emergency daw. Kung i-require tayo, ang requirement natin is kung mag-expect tayo ng 5 participants, invite 15. So that you have 5 shows. Yun lang ang according lang dito sa no shows are normal. Thank you very much and good morning. Ay, nakalagay din dito, even if after saying no, then invite another one, again, no pa rin. And invite another event, no pa rin. It's so normal. Kaya, wag masyadong masaktan. Yun ang sabi dito, gina-prepare lang tayo sa mga house dito. So, yun lang. Thank you very much. Malu? Yes, ma'am. Yes, ma'am Pelaine. I think, no, normal kasi baka tayo na-experience din natin na hindi tayo nagsipot. Diba? Eh, ma, baka may ganun tayong experience ba na in-invite tayo and then yes, definitely, talaga. Ako talaga in-invite. Empathy. I swear. Papunta na. Bababa na lang ng car. Pagbaba ko yung office na, ay, ayaw ko pa rin magsama. As in, ayaw ko pumasok sa room. Dumating ako nung time na ganyan. Pero pag maintindihan pala, why is it na mag-attend, ipaintindi natin along the way, because of that experience na no-show nga, syempre mag-evaluate ka sa sarili namin, natin din, experience will make you a master of it. Pero wala talagang perfect sa invitation. Wala talagang 10 in-invite mo, 10 ang mag-appear. Bihira lang masyado yan. That's all. Thank you very much. Yes, thank you, ma'am. May tama talaga yan siya, no? Sa book nga, sinabi na kung mag-invite, gusto mong mag-show ang 5, eh, 10 times 2 lang sinabi, di ba? 10. Mag-invite ka ng 10. Pero sa atin ngayon, hindi na yan pwede. No? So, mag-invite mo ng 5, eh, 15, sabi ni Ma'am May. Mag-invite ka ng 15. So, hindi pa talaga yan show. No? Normal talaga yan siya. So, hindi na tayo masasabing yan. Dahil na-learn na tayo dito sa ating sa first year meeting, no? Normal. Relate more yan. So, ang daming invite po. Walang punta. Yes. Under subtopic, training. Ano ito? Training meeting. May I ask Ma'am Annabelle to discuss this topic? Screen is yours, Ma'am Annabelle. Training meetings, another meeting that is critical for success is the training meeting. We have created 180 minutes video called Power Training that demonstrates exactly that we do step by step, emphasizing what we consider the most important elements of successful training. However, there are a few philosophical issues we need to address related especially to training. According to some studies, an individual with above average intelligence retains approximately 15% of the new materials taught in the first hour of meeting. Taught hour and beyond that, less than 3%, we are convinced that providing a laundry list of facts and ideas in the first training session. For that matter, in any training session, is not the only unnecessary, but
a police waste of time? Why attempt to reach people important material when it has been scientifically proven that many of these folk are going to forget most of what you will present? So sa ako alang pagsabot, no? So dinhi sa ato daghan tag mga trainings, meetings and trainings, di ba? Naagali man sa Monday natay mindset workshop online on NDSO. Sa Tuesday natay online interactive workshop. Sa Wednesday natay face to face and whole presentation. Sa Thursday natay workshop and face to face. Friday online hope and online hope. Saturday online training sa JMD, IMD. Yeah, after cut off napuday goal setting. So dinhi wala natay laing pangitaon pa. So sa training pa lang daan pura luto na ta kung ato lang sundon. Tapos dire di ba na kung ato ning sundon ning mga trainings, di ba na sa atong sarili na jutay personality growth na tungod sa atong mga trainings o nga gibigay sa ginahatag sa ato ang company. Yana lang. Wow. Grabe si Ma'am Annabel ka prepare, no? So nindot kay imong gi-share Ma'am Annabel. So thank you. Kinsa pa? Sino pa na sa room na pusong mag-share? Wala na? Okay. May nag-raise the next sa top. May nag-raise lang. At sino? Aldrin and Senior Inter. Okay, go ahead. Sino sa kanila? Sir, okay. Sir Aldrin, naka-share about the topic? Nawala si Sir Aldrin. Hello, hello. Yes, hello. Sir. Go ahead. Yes, good morning. Siguro kwan yes, lang, additional lang. Additional lang kunti. Pwede. Okay. Regarding sa so training meetings are valuable opportunity to develop and team and develop ang team members. Here are some one encouragement siguro ko ma-apply po nato sa ano ba, ma-apply natin sa ating team or sa group. So number one is your recommendation is one team care objective. So nakalagay dito is define the goals and objective for the learn training meeting to ensure the everyone is on the same page and understand what they will gain from this session. So set clear objective daw if sa trainings and valuable opportunity to develop and develop our team members. So second is interactive and engaging. Incorporate interactive elements such as group discussion, activities, role playing, Q&A session to keep participants engaged and encourage active participation. Third one is provide relevant content, tailor training materials to needs, skill levels of the participant, make sure the content is relevant, practical, and addresses their learning goals. Use visual aid. Utilize visual aid such as presentation, videos, infographics, handouts to enhance understand and retention of information. Encourage feedback. Create safe and open environment for participant to ask questions, share their thoughts, and provide feedback. Feedback can help improve future training sessions. Practice hands-on learning. Incorporate hands-on activities. Practical exercise to reinforce learning allows participant applying skills in controlled environment. Then last suggestion is to recommendation is follow-up and reinforcement of resources, materials,
and follow-up session to enforce the training content and ensure the participant to continue apply their new knowledge and skills. Evaluate effectiveness, gather feedback from participant and training meetings to assess its effectiveness, identify areas for improvement, and make adjustment for further sessions. So by implementing these strategies, you can create engaging and impactful training meetings that empower your team members to learn, grow, and succeed. Training meetings are a great opportunity to invest in your team's development, enhance their skills and knowledge. Yun lang akong recommendation na malagdag, Ana. Thank you. God bless. Nakamute, nakamute ka, Malu. Nakamute ka. Ay, sorry. Sorry, hindi ko nakita. Sorry, ha? So, to continue to discuss the under subtopic, the subject matter of training meetings, may I call on Regional Director Kisa Marie to tackle this subject. The screenshots ng Kesa. Yeah, good morning to everyone. They're all 15 sa chat rooms. Parang medyo na ano lang yung ano, yung thought ko kasi kala ko subtopic na yung gishare ni Sir Alvin at baka mali yung na-assign sa akin. Are we still on the correct tracking, Mamalu, no? Anyway, parang na-disalign na ako ng konti. To move on, I was assigned to discuss and to share with you page 241, the subject matter of training meetings. I really had to print it because the material, I cannot really pick up the one in the chat room. Anyway, ano to, this defines yung mga teacher natin, siguro mai-implore nila kung anong ibig sabihin ng the subject matter of training meetings. Kasi ito would talk about the modules. Dito, naka-implore na two separate training modules. Sabi niya, 15 minutes lang. Tapos yung kanyang day is Saturday morning. So pag sinabi mong 15 minutes, hindi siya 1 hour, right? Parang 10 minutes na lang ang kulang para maging 1 hour, right? So, di ba 60 minutes in 1 hour? So, ito siya. Ito yung first step in training. They were creating two separate modules. Pag-usapan natin yung first module. Anong nakademonstrate doon? It teaches us to teach others to complete any application forms, distributor agreements, product orders, and other paperworks. So more on documentation siya. Kumbaga, pag nag-apply tayo ng job, ano ba ang first requirement? Valid ID. Kung nag-sign in ang ating prospect as new sponsor, what would be our coaching? Kailangan makalog-in siya to go into lifestyling. Ipapakita do yung available website, ano ang dapat niyang matutunan, and to explain all inside lifestyles. So yun ang nakikita kong first module niya. This is the time to show them the products included in your starter package. So kasali na din pala yung mga investment packages sa first module na sinasabi ng ating subject trainings, subject matter. Introduce corporate literature as well as any brochures or magazines, reprints, take note, reprints, hindi kailangan bumili, i-reprint niya, katulad ng nangyari ngayon sa ating first year in networking, we really have to have it sa chats, di ba? Inaano natin, share screen. Dito naman, yung corporate literature nila is on brochures or magazines to reprint, i-reproduce, hindi siya talaga bibili. And then, moving on, that you want your downline to use. So meron siyang objective, not only for himself, but sa downline and successive new sponsor. That process usually takes up the first module. So balikan lang natin, documentation na nakalagay doon, kailangan 50 minutes lang, Saturday morning, nandoon ang sangkap ng first module is the application forms, distributor agreements,
product orders, and other paperwork. Okay, to proceed, ano ba yung substance, ano ba yung content ng second module? To read it all to you, the second half, take note, yung sa second module, yung second half pa lang, hindi pa talaga in full. To discuss to you, ano ang nagko-cover noon? Goal setting with a brief, take note, brief explanation of the compensation plan. So, keep it simple, siguro, no? Brief explanation lang kailangan. How to build the 2,000 person warm list that was really shared about warm list is the previous chapters na na-re-echo sa atin. And how to focus on the importance of the relationship when approaching family and friends. So, ang ganda, di ba? Pumapasok na siya ngayon sa mga home meetings because nandoon yung family. 2-in-1, yung ating mga jumpstart because nandyan na lahat yung friends and circulation of your future prospecting. So, nasi-share doon yung incredible opportunity. Dahil dito kasi, nakikita nila sa second module yung number one goal setting. Ano ba? Bakit ba yung mga ganong content? And take note, yun na yung first half of the second module. At the end of the 2 hours, kasi di ba sabi natin kanina, it was explicitly alam kung ano lang talaga ang time. At the end of the 2 hours, make 4 assignments to your new associates. Agad-agad, bibigyan niya kaagad ng assignment yung new associates. What do I mean by associates? Business owner, incoming business owner, kasi new na kasi, naka-sign in na. So, number one, go, ito yung assignment kasi apat yung sinasabi sa second half of the second module. Go home and use the products in the starter package. So, kailangan user tayo. Di ba na-feel naman natin yan sa mga previous hope natin, sa previous NDOSO natin na kailangan user tayo, di ba? Para ganap na ma-discuss natin ano ba talaga yung kabuluhan, ano ba talaga yung benefits, ano ba yung usefulness noon. Para tayo nagda-diagnose, kumbaga, a little doctors and us. So, use ng product. Number 2, find 10 solid customers. Dito pa siya magfa-find ng 10 solid customers among your close circle of family and friends. So, alam na niya yung prospecting niya. Diretso tayo initially sa family and friends. Number 3, set your goals in writing. So, you need not to say it aloud. You need not to have it memorized. But in writing, okay? Kasi merong input na nabibigay yung skill na in writing. Using the material provided. So, confined lang siya sa material provided. Parang balikan natin sa lifestyle natin, sa system natin, di ba? Kailangan confined lang kung anong binibigay sa atin. Nandun lang, hindi ka pwedeng mag-create ng other material from other competitor, di ba? Am I clear on this? And lastly, using the, number 4, using the memory jogger provided, begin to create your warm list. Ano ba yung memory jogger? Ano ba ibig sabihin ng memory jogger? If I may share with you, ang memory jogger yung an aid for remembering. It's that a simple quotation na nakaka-enhance sa iyo na pag nakita mo, that reminds you of, wow, this is it pala, di ba? So remember those who are serious about their 2,000 person warm list and get their 10 customers are usually the ones who succeed. So nakikita dito, hindi in a majority, kundi mangilan-ngilan lang, di ba? Sabi natin, 10 customers are usually the ones who succeed. So, to continue, page 242, during their training, remind your new associates that even though today they are the students, next week they will be teachers. So parang balikan natin pin level natin kahapon. Distributor ka. Third week, direct distributor ka na. Diba? Ang saya-saya. So, nag-iiba yung ladder. Kasi nga, nai-improve yung kakayahan niya as being new associates. To continue, this system is so simple to duplicate that they should feel at ease training their own new distributors the following week, doing nothing more than what you have just done with them. Stress the importance of using your system without deviation. So, huwag ka na makipagtalo. I-explain mo lang ng malumanay. Chill-chill ka lang na this is it. This is how to do it. Okay?
kasi importante talaga yung communication. Minsan, nagiging barrier din siya pag hindi mo naintindihan, di ba? So, ang daming interpretation yan. Para ka na rin nanonood ng Netflix, di ba? Marami siyang subtitle. Okay? Unless you can reduce your training system to one page. It's too complicated. Kasi hindi lang naman kasi one page lang ang pwede mo pang malaman. It's more on that. Kasi mas maraming inputs, the better. Diba? Parang motivational quotes. Parang meron tayong libro. Parang yung mga ganon, parang meron tayong input on the, like this one. So, hindi lang siya limited. Okay? That may seem like a preposterous notion. So, baka masyado kayong ma-stress out. Ano ba yung preposterous notion? Simple lang yan siya. Parang ang preposterous, ibig sabihin yung foolish, yung absurd or crazy. Yun yung notion. But it works. What do I mean by that? Meaning, there are times na napipick up natin yung mali, but then we need to clarify on it na may division tayo na hindi dapat siya maulit. Diba? It has to be stopped. Next, 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 next. Ganon. But it works. And then, we use a one, where am I now? A 25-page getting started manual at training. So, meron tayong business plan, diba? Katulad ng manual training na sinasabi nila. And a comprehensive encyclopedia of network marketing for serious business builders. But guess which one we fax first to out-of-town distributors who want to learn our system, the one-page training format. And when we do, the unspoken objection we have to overcome in the minds of most prospects is, this is too simple. Kasi nga, one-page nga lang yung dinisclose sa kanya to the out-of-town. It sounds too good to be true. Hindi ka paniniwala. Pero kumakagat siya, di ba? We tell everyone that the simple system is simple, but the work is not easy. So by that, di ba? Napakaganda, di ba? Ulitin ko para ma-register sa mind natin. We tell everyone kahit na hindi pa natin siya new sponsor, di ba? Kasi everyone eh, wala siyang qualification. Basta meron tayong prospecting. Swak siya sa ating warm list. We tell everyone that the system is simple, but the work is not easy. Kasi nga, balikan natin, we are on the journeys. We tell story and that's our business, right? Each story is very unique. Each story can mean something to us. Nangyari na to. Pero ang ibang story, oh my God, para kang, you covered yourself and hide it because you don't want empathy. You don't want like to discover that, oh, yun pala. So, bawasan din natin yung too much words on that kasi nakakaano na rin, di ba, yung mga marites na sinasabi nila. Ours is the most wonderful profession in the world because it makes the most sense. So, sensible lang po tayo. People shouldn't have to spend countless hours in a classroom learning complicated business models from an academic who usually doesn't even practice in the business world. People learn the most while in a participatory role, making errors, yet learning from each one. Kahit na magkamali, okay lang because it is a learning, di ba? No one is perfect. Basta consistent is yung pinag-usapan natin kanina and perfection is impossible. Learning lang, chill-chill lang, and then everything will be on place na, di ba? That will pass lang. With new distributors, balikan natin, our objective should always be to quickly cut the umbilical cord and demand of them leadership and hard work. So, grabe, no? As mother, ikakat na agad yung umbilical cord. Meaning, yun ang goal niya. Kailangan ma-impart sa kanya talaga yung good leadership and hard work. At whatever pace they choose to do the business. The sooner no distributor became self-reliant, so values niya yon, and follow, take note, simple success formula, okay, the better. And we must constantly be reprogramming our prospects for success by pointing out how simple and easily duplicable
our system truly is. So meron na tayong reenactment. Nandiyan yung empowerment natin. Nandiyan na yung ating independency natin, di ba? Nobody can earn this kind of money sitting in their living room. Kung nandiyan ka lang, so talagang walang mangyayari sa iyo, di ba? So, and with a simple, proven, easily duplicated strategy, so can everybody else who has a home, again, di ba? Home plays a very vital in every business like networking, right? Can everyone else who has a home, a television, and VCR, that follows na kasi doon ang kanyang learning. Yun ang kanyang technical skills. Yun ang kanyang technical side, rather. Keep training meetings simple again. And limit them to 2 hours tops. So again, makita natin na sometimes it really good na ang advantage is knowing, uy, 2 hours is okay pala, productive na pala. Kasi minsan, di ba, like, hindi naman mamasain na, minsan natutard tayo, we don't do it in length. Yung parang dapat mag-create tayo ng, in a place na swak lang talaga sa 2 hours, like nang sinasabi dito. Now, what about the trainees who go home? Tried the products. Ito na po yung last page. Out their goals. So, makita natin dito, moving on, this is the moment when our profession changes from shifting to the numbers to forgoing strong business relationships. So, tama. In this first training session, nililay out doon yung action plan suited for each new associate. May mga plans, course of plan kasi na hindi suited sa ating new sponsor, di ba? So, kilalanin mo pa rin talaga siya na it really suits them. Yung pagiging sinasabi ko araw-araw, it really feels them okay ba? So, kailangan malaman din natin yon. Discuss how to select and approach those with whom they would like to create lifetime business partnerships and schedule a specific day for you to help. So, importante yung relationship na nabibuild, diba? Ang second training meeting naman should take 1 to 2 hours and includes specific techniques for contacting their top 25 people. So, naka-align siya. Yung sinasabi ko, diba pag teacher ka, yung methodology, diba? Hanay kaayo, align kaayo na. Ano ba yung objective mo? Number one, number two, number three. So, meron talaga siyang run, diba? So, where am I? Sharing an audiovisual package that introduces them to our business and setting appointments to meet with those interested, since that is what they are going to be doing next with their warm list. Yung audiovisual is really very important, audiovisual package, kasi nandoon yung business plus yung commitments and appointments, di ba? So, last part, product training is not necessary. So, bakit ganun? Product training is not necessary. Can you guess why? So, yung NDSO natin, di ba may product doon? Ma'am May, can you guess why? So, mamaya i-share natin, no? I-continue ko lang. I-ano man natin. I-hold muna natin para lahat maglabas siya. You might notice that there's something conspicuously absent from our discussion of the training meetings. Those of who you represent a company with specific product probably are wondering why we bleep out detailed product training. Anong reason? It is totally unnecessary. Bakit daw unnecessary? Nag-cite siya dito ng example. For example, yung mga care products natin, yung mga makeup natin, at least alam natin ha, gamay na gamay natin yan kasi para sa atin, yun ang burning desire natin. Diba, meron tayong beauty regimen. I'm sure nakaka-release si Ma'am May dito. Yung end before sleeping, diba, kahit na hindi mo alam yung product, briefings niyan, again and again, makikita mo dun sa, yung pag bumibili ka ng product, diba, ang SPF nito, kailangan ba 15, 20, 50? Di ba may mga ganong label, ma'am, no? Yung kanyang lipstick, glossy ba yan? Kailangan ba itry ko sa acidity ng lips? Yun yung mga burning desire natin, di ba? So, to learn about the ingredients ng personal care products, especially vitamins, kasi nakikita natin yung vitamins. I was once a med rep before. Tinitingnan ko lang yung nutrition facts, like sa supplements natin. Ang sa med rep po kasi,
ang term ko noon, pharmacokinetics. So, masyado na siyang high term. Pero, nakikita doon, oh, doc, OD lang tayo. Yun yung dosage natin once a day. TID lang tayo, doc, 3 times a day. BID lang, doc, 2 times a day yan. Doc, basahin mo to. Hindi na kailangan kami mag-brochures kasi nandyan na po lahat. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na, yung burning desire, because alam natin, ang produkto natin maganda, kaya sinasabi natin dito, product training is not necessary. Nakukuha nyo yung burning desire, yung nag-burn na siya, kailangan mo nang gamitin, di ba? Yung mga pet natin food, I'm sure you have a lot of pet there. Relay na relay nyo ito na pag pumunta kayo sa mga vet med or mga po essentials dyan, di ba? Sasabihin mo pa, okay, before buying this lotion, before buying this shampoo, can you have the brief summary of the importance of this product? Is it good for my shih tzu, poodle, and every kind of, yung any kind of dog? Di ba hindi na ganon? Kasi binabasa na lang natin kung ano talaga yung naka-simplest message natin. Because nandun yung need. But be forewarned. Ito na. Ito na yung mga don'ts. Di ba? Ito na yung iwa-warn natin. Distributors who are product experts seldom become the successful builders of huge international organizations. Bakit? One of the significant facts which surfaced as we interviewed American Best Distributor. So American Best Distributor po, nasa ano na tayo, outside Philippines na tayo ha, kasi American Best Distributor, yun ang kanyang references. During the research of our last book, was that none one placed their emphasis on teaching intricate details about products or services? Not one. Ano yung intricate na sinasabi natin? Yan yung very complicated or detailed, no? Yan ibig sabihin ng intricate details. We are perfect last bitin na ano to, last bitin na to 43 ma'am, di ba? Kasi we are perfectly aware of the fact that some people reading this book pride themselves in knowing the function of every single ingredient in every single product they distribute. Minsan, they don't mind yung single ingredients nyon. Hindi na, pag nag-SDP tayo, minsan you usually tend to give flyers. Pag tinanong, anong component ng introduced? Ah, with 23 botanical herbs and extracts with a special blah, 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 blah. Di ba annoying yan sa iba? So, di ba magtatanong na lang tayo na, Mom, simplest form, di ba? Ano yung naging sakit natin, Ma'am? Oh, ito, Ma'am. Maganda ito, Ma'am, kasi eto na siya, eto na siya, eto na siya. Ma'am, proven na kasi eto yung testimony, etc., etc. Ma'am, eto yung existence ng years natin kasi we're on the 35. So, lumalabas na yung company quality natin, lumalabas na yung ating what is all about na ini-issue natin, na ikuno-concern natin when it comes to help. I think, Ma'am Malu, that ends my 3 pages kasi parang bitin yung such folks probably. Sino na po yung next? Kasi hindi siya full context. Parang ganun lang din naman po. Like, yung sinasabi nating appealing, keep it simple. During those time ng product training, hindi siya necessary because yung sinasabi natin na burning desire ng bawat ano natin, need ng consumers, ng business owners, and the good target market. That ends our 2 pages. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Keza. Grabe, grabe ang knowledge na nakuha natin, no? So, grabe ang nabigay ni Ma'am Keza. At dagdagan pa natin sa isa nating kasama, Ma'am Philaine. Okay. Sige, mag-add lang ako doon, no? Yung product training is not necessary. Actually, kung sa atin, sa lifestyles, we focus more on the system. Yun ang gusto niya. The way I understand it, is ano ang kumbaga the results of the products will speak of itself. Ganun, no? So, focus on the results, not the product. Kaya, iba kung nag-STP tayo na mag-ask sila, effective ba ito sa ganitong sakit? Yes, ma'am, na kami mga testimonies about that, no? Mga ganun. So, that's why, sabi dito na if we actually, ano, share, totoo yun, binabasa nila. Yung sa atin naman kasi na product is,
nakalagay naman doon yung mga ingredients niya. And then usually, Bida, we really read, no? Kung anong content ng product. Basta ang important dito is, ano, focus on the system, not product, because when you use the product, focus on results na tayo. Sa results tayo. So, result-oriented. So, ang tanong, ang i-emphasize natin dito is, through that product that we sell, how can we achieve wealth and independence? So, yun ang mas nuggets ko dito, no? How to achieve wealth and independence? So, with this, if I'm going to share this, no, paano ako makaproduce ng wealth? At the same time, paano ko maturuan itong aking new distributor na maging independent siya? So, anong sabi dito, di ba? Excitement daw talaga is very important, no? Yung excitement natin, need talaga siya. Because yun yung mag-attract sa kanila, di ba? Yun yung mag-attract sa mga tao ang excitement natin. So, basta sabi dito, at one point, both of us still building our own individual organization, decided to become expert on one of our hair products. Pero syempre, alam natin, hindi na necessary. Kasi minsan, especially, depende yan sa kausap natin ha. Kasi kung ang kausap mo is medical professional, but we do not need to elaborate. Pero kung ang kausap mo is para naman talagang kailangan niya ng a little more explanation, you can also go to the details. Kasi iba-iba yung mga clients natin. No? Kasi di ba yung iba, kahit na na-explain mo na, paulit pa rin lang, anong ganit yun, ma'am, yung, anong sabi mo about ito, anong ganit, paano ganit itong Vita MK7, anong role niya, yung something mga ganyan, no? So, let's also be patient. So, basta ang important dito is, we understand na, kumbaga, sabihin natin dito na, ang important po dito is, through this po, no? So, with other professionals, i-emphasize sa kanila na, we will earn out of this, no? Looking into the, tapos, when we talk to our clients, dapat eye contact. Very important ang eye contact, no? Because that will also mean sincerity. Na sincere tayo sa sinishare natin at totoo yung sinishare natin. Because remember, sabi sa atin, we are the product of our products. That's why tayo, we can really speak strongly of the products because we use it. So, with confidence. And then, of course, yung sabi na, totoong kikita ka dito. Pero tama yung sabi ni Ma'am Kesa kanina na, the business is simple but not easy, no? So we really have to go through a certain period of planting and all before tayo mag-harvest. So may to say, yan talaga ang dapat na ma-emphasize natin sa kanila. Pero once naman that they will do the business consistently, di ba sabi, 3 to 5 years from now, if you will change the habit, if you are going to change something, something also will drastically change. In fact, ang sabi nito, the income daw can go to up to $50,000 in 5 years time. No? So, pwedeng ganun kalaki talaga ang pwedeng abutin nito. Okay, so page 245 ako, the 8 meeting minds. So, inelaborate naman ni Malu kanina yun, no? Yung, ano yung mga 8 minds na yan, no? Pero ang aking na-get dito is, yung 8 minds na yan are the obstacles natin na dapat i-avoid o iwasan natin while we are still starting the business, okay? So, yung sabi kanina, important yung mga venue kung saan tayo, hotels, mga offices, no, public places, ang ideal is the home meeting talaga because we have the control. Tama, no? And then, of course, the setting. Yung sabi, meetings for recruiting and training purposes should be KISS, keep it simple, no? Keep it super simple kasi duplication nga yung ating business. Hindi nga lahat na ano. Tama yun, di ba yung we took this up last week, di ba sabi na pagsabi sa hotel, halo ako hindi mo maka-afford ng hotel, di ba? So hindi lahat ng distributors. So yun, kung sa bahay naman, pwede din na ano, na sabi ni Mamay kanina na mahiya siya kasi maliit ang bahay and all. Sabi ganun. Pero di ba, kung in comparison na yung malaking bahay, yun yung nag-quit, yung mas maliit na bahay na simple, yun yung nagpatuloy sa opportunity. So, anyway, alam natin, we are a work in progress here, no? So, and then, of course, yung private settings natin, no? Yan, mag-attend tayo na ideal siya. And then, ang sabi dito, larger meetings, no? Could be actually done periodically, depende daw as needed for bonding, acknowledgement, or pre-motivation, no? So, dito, para ma-motivate ulit. Because remember, we get strength from one another, diba? We're being encouraged, no, to each other's presence. So, ano yung na-accomplish dito? Sa atin dito, we rejoice together with one another. So, very important siya. I think yun yung aking na-gets dito na part.
Wow. Salamat, Ma'am Philaine. Sa grabe na gidang knowledge natin dito, no? So, it can help talaga sa business natin. So, ano pang hahanapin natin? Alam na natin, no, halos lahat kung bakit, kung paano tayo maging successful dito sa mission natin sa lifestyles na. So, Ma'am May, may add-on ka pa? Well explained, kaya sa padaan, well explained na kaayo, pero as of experience, di ba? As of experience ko, dito sa yung topic ni Kersa na yung product, ah, ito din, product training is not necessary for me lang ha. Based on my experience and experience ko na and sa mga uplines natin, it is not necessary naman the product, di ba? Di ba, ano ba ang 23 herbs? Kailangan pa ba siya memorize? Yun ang meaning dito na hindi na ito necessary. Because, diba, nakalagay dito na basta lang, it worked for me and maybe it will work for you. Why don't you try? Yun lang. Diba, sabi ni Sir June noon, doktor yung ano niya, ito experience na ito ha, doktor yung nakaano niya, naistipihan niya, doktor. Kasi doktor ng ano niya, ng mga anak niya na asthmatic. Tapos, i-challenge siya. Di ba, si Sir Jun is only a tricycle driver. Sabi niya, bakit, ano, paki-explain nga ang ingredients nito, bla bla bla, bakit dito, kung totoo ba makatulong ito sa asthma, saan dito na ingredients na yan? Alam mo, ano lang, dapat, because our business is duplication, so, make it super simple lang, di ba? Ano lang sabi niya, alam ko yan ang product, kung anong gamit niyan, hindi ko alam, basta alam ko, pag inom ng anak ko nito, na okay ang kanyang asthma. Until now, wala na siya nag-asthma, bla bla bla. Di ba ganun? Yun lang ang, kung mayroon yung mga technicalities, konti lang, buti na lang sinagot ng ating duplication manual. Meron tayong duplication manual, yung 23 herbs, di ba? 23 herbs with their scientific names, ha? Tapos, anong gamit niya sa katawan at anong 8 body systems yung ma-address niya. Pero noon, wala yan. Basta ang script lang natin. Sino naman, di ba? Di ba social equalizer ito? Doctor, no read, no write, pwede dito, pwede grade 1, pwede high school, pwede college graduate. Kung i-explain natin ang ingredients dyan, ay, mag-quit na yan sila sa ano pa lang. First training pa lang. Kasi nakalagay dito yung mga terms. Di ba? Mga terms. Basta, ang ano lang natin dito, sabi is, don't discuss products in training other than to provide a general understanding of the primary products or services. Ano lang gamit niya sa katawan. Then, anong base experience mo? Because ang result kasi ang, di ba, we are just sharing, we're not selling. When we are selling, kailangan alam natin lahat ng ingredients, pero nag-share lang tayo ng experiences natin, di ba? Then yung sabi din dito, the subject matter of training meetings based on my experience, dapat simple lang. Simple lang training natin, di masyado mahaba, di masyado so technical. Kasi nakalagay dito, the one-page training format, mas effective other than ilang pages, diba? Yun lang. Kasi even me, based on my experience, ano, libro or brochure? Of course, brochure, diba? Kasi mas ano siya, mas precise siya, and mayroon pa mga drawing. So, yun lang. Sabaa, galing yun, ay. Dili, ay, kanang kamoga. Nakamute ka, Mamalu. Ano mo, ga? Katawa. Thank you, Mamay. That's the end of our chapter 7. Next week, chapter 8 na tayo. So, salamat sa lahat ng mga
very, very supportive team members. Salamat sa inyong pag-answer sa request ko sa inyo, no? So thank you very much. Mag-study nyo in advance. Salamat. No? So, ang dami natin lesson na nakuha, no? So, you're welcome, Ma'am. May announcement, Ma'am May. Ma'am Lucy. Okay. Sarap pakinggan yung active workshop natin, no? So, grabe. Sa daghan akong networking company, wala gay makalupig. No, wala ay makalupig sa lifestyles company. So, kanalang panapadayon ng gid, padayon ng gid ta. So, ningon sa challenge yourself to step out of your comfort zone and pursue continuous improvement. Amo ni sulti ni Sir Igot, ni JMD Igot. Every small step you take towards growth brings you a closer at to achieving your dreams. Yeah, grabe na. Ano lang, ato lang ang pagkaroon. Di pang impart ni Sir JMD Igot sa tuwa. Kaya grabe, maka-ignite man, maka-ignite. Maluya ka, huna-huna alam ng tricycle driver. Pambansang tricycle driver, pag maluya ka. So, announcement, no? Para to ang hope for tomorrow. Then the RLT on Saturday, 9:30. And big hope on Sunday. Kapilan ko na hapon. Kapilan so, nag-remind ako sa mga media sa atong deadline, sa atong ticket. So, isa na ko, wala pa ko katag. Sige. So, for our closing prayer, kung itawagon si Ma'am Kesa. Ma'am Kesa, for our closing prayer. Ikulong naman niya din sunod. Go ahead, Ma'am Kesa. Yes, sige. All for the Lord. Hindi, before ako mag-pray, natatawa kasi ako ba? Yung mga first month mo, mga first month ko ba, alam mo ba, nagpa-laminate ako ng herbal chart? Hindi ko ang... Grabe. Kasi para ready ako, anong composition ng... At least may support ako doon. Anyway, singit ko lang naman. Pero ngayon, pampay-pay na kasi laminated, di ba? So doable ang purpose. Anyway, let's bow down our heads to pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Loving Father, we've got a great joy in our hearts listening to these people in the chats. And we know that we can identify each difficulties in our life as business owners without you in our side and as the center of your will given to us. Bless also, dear Lord, who didn't make it to have the interaction on this workshop because baka may mga dahilan po sila. I-guide mo sila, Lord, na next chapter 8, we were able to listen na ang ganda ng knowledge imparted because tinutulungan niyo kami na maging good yung brain namin, yung wisdom namin because ito yung foundation namin sa aming family, sa aming friends as we embrace our life purpose with them. We cannot do this, all of this, Lord, setups, because your will be done to us. And everything we do, we always give back to you. All our concerns, and may we have all the good, peaceful heart in our mind, thinking what we can give and what we can offer, especially to our family, and to the needy. In Jesus' name we pray. Amen. We need the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. This is Lewis, Lucy Redubly, Executive Director, now signing off. Bye-bye, everyone. Be safe, everyone. See you in Dubai.